Sila ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Friday. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! At gusto lang namin magpasalamat ang tambalan po at lahat po ng mga programa dito sa Love Radio ay gustong magpasalamat po sa inyo dahil sapagkat because ayon sa latest, latest pinakahuli, mainit-init na Nielsen Mega Manila Ram Vehicle Survey. Uy. Ang 90.7 Love Radio Manila ay number one. Tunay na number one sa mga sasakyan. Palain nyo yun. Thank ano? You! Salamat sa mga kaibigan nating Chuper, di ba? Lahat ng nagmamaneho ng mga pampasaherong sasakyan, pribadong sasakyan, di ba? At nagpapasalamat kami kasi habang kayo po ay nagmamaneho, yan. Kami ang inyong pinakikinggan. Correct. Kami ang inyong kaibigan. Tama. Background music. Sa true. Kami yung background ingay, background yes. music, kung ano man ang tawag nyo sa amin. Mm-mm. Thank you very much. Salamat ng marami. Ayan yung mainit-init na balita na gusto naming ibahagi po sa inyo. Number one tayo, mga kabisyo! Yes. Sa mga sasakyan dito sa Mega Manila. Thank you! Salamat ng bonggang-bongga. Apakaraming dapat na ipagpasalamat. Diba? Totoo yun. Sa Trululuto lang halong Eklabu, yung wala kayong nararamdamang sakit, walang may sakit sa pamilya ninyo. Diba? Minsan nagreklamo tayo sa routine na schedule. Yung parang gigising na naman, magtatrabaho na naman, or gigising, aaral na naman, ito na naman yung subject, sas uuwi, tutulog, ganun. Nagreklamo tayo, pero minsan yung routine na ganun, okay din eh, kasi gusto mo mabasag yung routine mo. Kapag parte ng routine na yan, may pagdaan na sa ospital. Oo. Sa manang ganun. Nako. Nako. Nakakatakot yun. Ang pangit, di ba? Isa lang ibig sabihin nun, may sakit ka. Merong may sakit, di ba? Hindi man ikaw, kundi yung family members mo, di ba? Totoo so, yun. So, kung ano yung meron ka ngayon, which is good health, everyone is okay, ipagpasalamat mo talaga yan, di ba? Totoo yun. Minsan nagkakaroon lang tayo nakakaramdam lang tayo ng pagod kung bakit tayo parang nauumay sa ginagawa natin. Di ba? Lagi mong babalikan, yun nga yung sinasabi ng marami, lagi mong babalikan kung paano ka nagsimula. Yeah. Kasi pag binalikan mo kung paano ka nagsimula kasi ito yung pinapangarap mo noon. Correct. Eh. Gusto diba? Ko to eh. Yun yung part ng simula mo eh. Mm-hmm. Gusto ko mag-a-apply ako sa gantong klase ng trabaho. Gusto ko yung kumpanya na yun. Eh, nandyan ka na eh. Nakapasok ka na, di ba? Pinapangarap mo lang to noon. Pero nandyan ka na. Tapos, pakakawalan mo. Oh, diba? Tapos bigla kang mauumay. Tama. Aayawan mo. Naku. Diba? Sayang naman. Diba? So, yun yung sinasabi natin. Let's be grateful. Yes. Kung anong meron ka ngayon na kailangan mo yan ngayon. Correct. So, pahalagahan mo. Tama. True Laluto lang halong Eklavu. Yung isa nating tambalanisa, sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanisa niyo po ako since 2007. Sobrang tagal ko na palang tambalanista. Grabe. Hindi ko talaga akalain na magtatagal ako ng pagmamahal sa isang radio segment ng ganito katagal. Oh, grabe naman parang yung pagmamahal. Naman, parang jowa. Oo, kajowa na, diba? 2007, matagal na din talaga. Oh, thank you very much po. Sabi niya, alam niyo po, natatakot po ako na natutuwa at the same time pag nababalitaan ko yung mga kahaitekan ng mga lugar at kahaitekan ng mga yun yung ano ginawa niyang yung English term niya talaga kahaitekan yan gets naman natin kahaitekan na to the point na minsan napapalitan na yung tao wala lang sana hindi dumating yung panahon na mas marami na pong nagtatrabahong robot kesa sa tao. God bless tambala na ingat and see you soon. Well, totoo. Pag napupunta ka nga sa restaurant, diba, partner, naka-encounter ka na ba na yung nagsiserve sa yung robot? Hindi pa. Pero meron kahit fast food chain, ha? Meron na. Oo, noon na-encounter ko siya, hindi siya fast food chain. It's a restaurant along SLEX. Oo, so hindi siya chain.
So parang sa ko, ah, paisa-isa. Tapos nag-send yung sister ko nung isang araw, sabi niya, sa ano dito? So ko, meron na dyan. Sa fast food chain, meron na. Ah, tuwa. Hindi siya mukhang, mukha lang siyang robot kasi yung may LED na mukha, parang ganon. May screen na may mata, ganyan. Pero, dadali niya sa yung order mo. Galing talaga, promise. Galing, no? Oo, dati, ano, merong isang resto somewhere in, ano, basta, nag-samgyup kami. Tapos, kapag kailangan namin additional side dish, so, sasabihin lang namin na kailangan namin ng ganitong side dish dun sa waiter. Tapos, ang, yun lang yung gagawin niya to take that order. Tapos, pagkatapos nun, maghahatid sa amin yung, ano na, yung robot. Galing, no? Galing, nakakaliw. Nakakatawa. Mali mo, yung magmamasahe sa'yo, partner, next time, robot din. Oo, diba? Eh kung hard massage, why not? Kasi ako, part, ayaw ko talaga ng massage na, ano, na nilalangisan lang ako. Gusto ko talaga sabi, lalitsunan niya po ba ako later, ate? Kasi parang nilalangisan mo lang ako, eh. Eh kung yung robot, partner, eh, hard massage. Anak ko. Okay na okay yan. Uuwi kang puro pasado. Robot, sipin mo, bakal, eh, no? Nakakaloka. Pero parang hindi malabong mangyari. Hindi siya malabo. Nakita mo na, partner, yung ano, yung mga Grab yata. Basta yung gano'n ng iba sa US, na ang naghahatid sa kanila sa sakyan, walang driver. Oo, may mga gano'n. Oo, nagsimula daw yan sa Dubai, eh. Tapos in-adopt siya ni US. So ngayon, isipin mo, nag-book ka. Ang susundo sa'yo, walang driver. Oy. Oh. Ayun daw, pag sa Pilipinas yan, laging associated sa multo yan. Oh. For sure. Eh, lalo pa, papunta na tayo dun sa pa-Halloween na tayo, mga kabiso. Diba? Next week, kay MJS ka. Sigurado na, 'di ba? Driverless. Ang galing. Sipin mo, partner, yung napanood kong video, natutulog yung mga tao sa loob, hinayaan lang nilang dalhin sila kung saan yung destination. Pambihira. Totoo yun. Nakakaloka. Yung napanood ko na video naman, hindi pa naman nagsiserve, pero yung mga nagpiprito ng patty, nag-e-empake ng mga pagkain, are robots. Malaking tulong sa mga companies kasi... Ano, walang yun, attitude problem yung robot. Walang, yan ang sinasabi natin. Parang nasabi na natin to before, pero isang paalala, wag kang mag-a-attitude. Correct. Kasi mahirap lang, umattitude problem ka na kao. Papalitan ka ng robot. Papalitan ka ng robot. Totoo yan. At hindi lang ang epekto nito, hindi lang sa'yo, ha. Isipin mo, dun sa mga ibang hindi na i-renew yung kanilang department, kasi pwede nang gawin ng robot. Kasi mo dati yung sinasabi mo, partner, na yung patty nilalagay sa bread, nilalagay ng mayonnaise, saka ketchup, meron ng... Kaya ng robot. Oo, yan. Kaya ng robot. Kaya ng machine yan, mga kaibigan. Oo, nang hindi nagre-reklamo, ha? Yes, walang pagod. Kahit correct. 24 hours yung operation ng fast food mo yun na yan o yung restaurant na yan, walang aangal. Diba? Walang magpa-file ng overtime. Correct. Walang magsisick leave. Yes. Oo, walang magbe-vacation leave. Yes. Kasi yung leave naman ay part of your benefits at kailangan mandatory, kailangan naman talaga yun. Pero yung bang attitude. Diba? Yung robot, hindi mag-glitch. Walang mag-uwelga. Try nila mag-welga. Diba? Tanggalan sila ng tornilyo. Babasagin sila. Diba? Totoo yun. And malaking tulong yun sa mga companies, lalong-lalo siguro sa mga manufacturing kasi kailangan nilang robot. Na mabibilis. Mas mabilis ang production, less cost. Correct. Kasi wala kang babayaran, eh. Walang magpa-file ng overtime. Mm. Diba? Walang, kunyari, na-hospitalize yung isang empleyado. Pero walang ganong problema. Totoo. Although may mga ano yan, syempre yung hospitalization o yung pag-reboot or ano bang tawag? Maintenance ng mga machine. O yung mga makina may ganong yun kakiba. Yung gastos. So, pero hindi, unlike ano, human, parang everyday imamanage mo ng matindihan. Totoo, diba? Kailangan. Lagi may kaakibat na gastos yun, eh. Oo, at hindi lang yung sinasabi mo pag-manage, tatansyahin mo yung ugali. Tatansyahin mo yung mood. May mga ganong kapag lahat tatansya, lahat ng concerns, eh, nila. Correct. Intindihin mo. Sa'yo. Mga ganon. Eh, yung mga robot, wala naman silang concern, eh. Program sila. Correct. Hindi sabihin, gutom po ako. Pwede po mag-break na. Magko-coffee lang. May LBM ako today. Tama, ganyan. Walang diba? Ganon. Masakit yung ulo ko. Hindi ako makakasama sa ganito. Walang ganon. Walang yung mga last minute na biglang hindi makakarating. Walang mga ganon. Totoo yun. Ano yan, ang magiging problema lang dyan kapag yun nga, may glitch. Pero other than that,
ang program sila na gawin ang gawin at ang kailangan nilang gawin. Correct. Mm-hmm. At ang bilis ng evolution, mga kaibigan, kasi parang nitong mga nakaraang buwan lang, usapan ng mga classmates mo, ako, nung nasa business din, sobrang ipinagmamalaking feature ng website nila, mm-hmm, yung virtual reality. Okay. Na kapag nasa ano to, nasa real estate. Mm-hmm. So, parang hindi mo na kailangan na mag-trip. Mag-tripping para makita yung ano, parang hindi mo nang on-site, mm-hmm, 'di ba? Hindi mo na ngayon virtual, pero parang medyo luma na rin siya ngayon kung tutusin. Ay, ganun. Eh. 'Di ba? Na ano nang mas bago? Wala pa naman ako nakita, kaya lang parang luma na rin siya kung tutusin. Oo. Kasi posibleng meron pang may nag-emerge na bagong technology. Parang nung ilang buwan lang yung yung balitang yun na nakaka-amaze. Ay, ang galing, no, nakita ko yung condo unit na hindi ako pumunta. Oo, na hindi, diba, ako nakarating doon. Yes. Mm. Mga ganun. So, baka ang next bilis time, lang evolution. Correct. Next time, partner, parang ma-feel mo talaga. Yung mga ganun. Hindi, parang ano, parang katulad ng yung mga 3D, 4D, 5D. Yung maabot tayo ng 7D, 10D. Eh. Aba. Dati, ano lang, diba, yung parang malalabo lang. Parang inalig ko nga kanina 70, 5D. Parang ano yun, seat sa theater. Ayun ba, katabi ng, nagkamali ako, katabi, na pagkakaintindi. Katabi ng 75D. Seating capacity yun. Okay. Kapatid ni 75D, si 75E. At saka F. Akala ko yun yun eh. May mali ka doon. Diba? So ano yun, yung... Kung ikaw ay mahilig sa, kasi diba, naumpisa mo sa virtual reality part. So kung ikaw ay mahilig sa mga ganun, yung mga VR, VR, 'di ba? Yes. Noon ano siya eh, parang 3D lang. So ibig sabihin nakikita AI mo, na ngayon, yun yung ngayon, latest. Yes. Ngayon ano na, AI na, tsaka talagang actual na. Yun nga, kapag ka pumunta ka sa ibang mga amusement parks, kunyari may water park kunyari, yung napapanood mo, literal na may magsa-splash siya na tubig. Diba? O kaya pag may paapoy, may mararamdaman ka talagang init, di ba? May mga ganun. Totoo, no? So yung virtual reality, halimbawa, kung saan pumunta sa ano, sa bahay ni Nicole, may magtutour sa'yo na nakaprogram eh. Galing. Di ba? Na parang, pero ngayon, dahil nga, parang nag-evolve ng AI, lahat ng tanong mo, pwede niya sagutin. Mm-mm. Dalhin mo nga ako sa, ano, sa kisame ng bahay ni Nicole. Oo, tapos madadaling ka doon. Oo, may mga ganun, no? Ah. Galing, di ba? Oo. Totoo, may ganun? Oo nga. AI, tingnan mo. Grabe. Yung mga tanong mo, halimbawa, may mga inquiry ka sa mga website, AI ang sasagot sa'yo eh. Chatbot ba yun? Chatbot? Oo, chatbot. Oo. Yung ba yun? Hindi ko rin alam. Hindi ko rin po alam eh. Chat-chat? Diba? Chachago, yung milk tea. Diba? Oo, may nag-entertain sa iyo. Wala naman silang receptionist. Correct, totoo. Diba? Yung mga pagka, alimbawa, nagka-problema, ay oo nga, pagka nagka-problema ko kanyari sa isang network, so yung cable company. Diba? Diba meron silang mga app? Tapos yung app na yun ang sasagot is yung kanilang virtual kinemelate. Correct, luma na po yung operator na sasagot. Diba? Pero iba pa din eh. Katulad nung nag-PM sa atin, gets ko siya eh, na parang nakakatuwa na nakakalurky, na nakakatakot. Kasi, at saka hindi rin lahat ay market yun. Iba pa rin pag may nakausap kang tao. Diba, tingnan mo, halimbawa, meron kang complaint, tapos ang sumasagot sa'yo ay robot. Robot ang sumasagot sa'yo. So, depende sa tanong mo, yun yung masasagot siya. Nakaprogram eh. Pero eventually, kapag hindi niya pa rin masagot, ang sasabihin niya sa'yo, would you like to speak with our receptionist? Parang ganon. Meron ka na, gusto mo ba na meron makausap? Kasi may mga iba na, gusto na may makausap talaga sila. Totoo. Yung makakaramdam ng kanilang damdamin, kasi yung mga robots, wala silang feelings. Program eh. Sila. Oo. Pero yung mga, ay parang may emotion nga din sila. Eh, wala. No? Naku, huwag kang ganyan, baka palitan na tayo. Wala silang emotion. Hindi nila kayang gawin yung ginagawa natin. Shh, huwag ka maingay, baka maisip-isip eh. Baka maisip-isip. Kasi mamimili ka ng tone, halimbawa, kung ano ba, gusto mo medyo aggressive yung response niya sa'yo. Diba? Asa bagay si Alexa. Pero si Alexa, partner, hindi naman siya galit. Pero pag halimbawa minura mo siya, yung parang niloloko mo siya, bumurahin mo siya. Hindi ba, yun, so nagmumura din siya pabalik? Hindi siya nagmumura pabalik. Aba? Hindi siya magmumura pabalik. Pero sasabihin niya sa'yo na hindi maganda yung sinabi mo. Because diba? They understand. Kasi program sila. Hindi naman sila nasaktan dahil doon. Kaya nga, kapag nagtitripa namin si Alexa, as in talaga, partner. Ay, naku, dadalawin kayo ni Annabelle. Kapatid dami ng pangalang involved. Kapatid ba ni Alexa yun? Si Annabelle, pinsan ni Siri. Kaya nga sila lang agawa ng pelikula eh. Akong tanga. Akong naniwala. Akong utu-uto. Wow!
Diba? Ay, natin kausap talaga mo, everyday. Alam mo, partner, yung sinasabi mong ganyan, oh. Na-excite ako na i-share sa inyo soon. Oh. Merong, basta, may ganyang parang high-tech na way. Oh. For Mayat De La Rosa Fine Jewelry. Ay, talaga? May ganon. Ano gagawin? Ay, basta secret. Inilaunch pa lang surprise. Diba? Pero yun yung parang katulad siya ng sinabi mo na you actually need not to go to the tripping. Oo. Diba? Para ma-experience. Parang mga ganon. Siyempre, hindi ko, ayoko naman i-preempt. Diba? Pero oo. Kasi nagmumura yung necklace ko galing kay Mayat De La Rosa. Parang pinapaalala niya sa akin. Diba? Thank na may magandang balita soon. Na may magandang balita soon. Diba? So, yung mga ganyan, yung mga parang, ha, totoo? Kaya? Diba? Pwede, posible. Yung ang ano, yun yung si Alexa nga. Mm. Yung speaker yan eh. Parang ganon. Kapatid, pinsan to ni Siri. Pinsan ni Siri. Malayong kapatid ni Annabelle. Ni Annabelle. Oh. Si Annabelle kasi ano, nagkaroon ng trahedya sa buhay eh. Oo, correct. Kaya, naging horror siya. Oh. Diba? Sorry pa, medyo malabo kami kausap. Friday na kasi. So, yung ano, yung eksena ng ano partner ng yung Alexa Siri, try niyo po pag minura niyo, pag minura at pinapatry ko sa inyo na murahin niyo po, 'di ba? Pag pinatry mo, babalik siya, eh. Sasabihin niya, I don't think that's a good kinemalytic, ganun. Hindi naman po kinemalytic 'yung sinabi. Kasi English hindi ko matandaan, 'di ba? So, I don't think that's a ganun, 'di ba? Ay okay, pag tinatanong mo siya kung ano nararamdaman niya o kaya yung mga ganun. Minsan may sasabihin siya, minsan hindi niya masabi kung ano nararamdaman niya. Parang ganun. Oh. Diba? Sasabihin niya na wala siyang damdamin tungkol dun. Ang galing! Paano diba? Yun? Tsaka yung ano, yun tsaka ang instant partner ng information. So for example, tatanungin mo, si hey Google, diba? Di syempre, lahat ng Google niyo po ngayon, diba? Nagbukasan. Aminin niyo na. Hey Google, o kaya hey Siri, o kaya, o tingin mo, Google, o, nag-open na sa phone. Oo, nag-respond sila. Nag-respond sila, no? Diba? Pag tinanong mo sa kanya kung ano yung weather sa, kunyari, malayong lugar, Uzbekistan. Oo. Hey Google, what's the weather in Uzbekistan? Oo. Isipin mo in seconds, sabihin niya. Sabi niya, say it properly. O, diba, o, clear with periodic clouds. Oo, ganun kabilis. Kaka-adlib mo lang, diba? Sabi niya, sorry, I'm low-bat. Oh, clear with periodic clouds, 12 degrees. Oh, diba? ACS Manufacturing. Oh, diba?